Kilala sa buong mundo ang mga shipwrecks ng Pilipinas. Patunayan, maraming eksperto ang pupunta sa bansa para mapag-aralan ang mga ito. Kung gaano kadami yung mga islang maliliit, ganoon din kadami yung mga islang malalaki na nabubuhay doon sa sunken na ship na ito. Napaganda. Tuwing gumagawa ako ng istorya tungkol sa mga pawikan, lalo kong naiisip ang hirap ng kanilang pinagdaraanan para lang mabuhay. Kasabayan ko yung ilan dito. Tingnan natin kung hanggang saan ko sila masusundan. Nababalot ng dilim. Tahimik na nakihimlay sa ilalim ng dagat. Mga bakas noo'y malalaki at namamayagpag na sasakyang pandagat. Pero ngayon, may iba ng silbi ang mga ito. Ang bawat lumubog na barko o shipwreck ay may kanya-kanyang kwento. Kaya naman marami ang sumisisi para alamin ang sekreto ng mga ito. At isa ako sa tutuklas nito. Hindi biro at delikado ang wreck diving. Hindi naman daw masama sa kalikasan at sa mga divers sa mga wreck. Basta siguraduhin lang na wala nang naiwan na hazardous materials o chemicals sa mga wreck na inyong sisisirin. Hindi biro at delikado ang wreck diving dahil kadalasan sa malalalim na parte ito ng dagat matatagpuan at kailangan ng malawak na karanasan ng diver sa pagsisip. So kung papasok tayo dito, saan yung port of entry natin? Pwede sa harap. Then we can go straight to the first corridor. Hindi ba nakakatakot yan? Yung pagpasok mo, medyo madilim ng konti. Pero kung nasa loob ka na, may comfortable ka na makasili, mga ambience ba yun? Handa na akong makita ang shipwrecks ng Zambales. Yung sisisirin natin ngayon is the USS New York. Ngayon, titignan natin several years after how nature took over. Sa ilalim ng 27 metro o halos 100 talampakan, makikita ang barko. Habang palalim ng palalim, kitang-kita ang paglabo ng tubig dahil sa pag-iiba ng current at ng mga dumadaang barko sa lugar. Kapansin-pansing sa ilang bahagi na sasakyang pandigmang ito, ay buo pa rin tulad ng mga kanyon at helice ng propeller. Mahigit 1,000 shipwrecks ang makikita sa buong bansa. At sa Zambales daw, makikita ang pinakamaraming bakas ng lumubog ng mga barko sa buong Asya. At kung dati-dati mga sundalong Amerikano ang tagapagbantay ng barko nito, ngayon, iba't ibang lamang dagat na. At kahit pa matatapang na isda ay narito rin na tila nagsisilbing tagapagbantay ng kanilang ituturing na bahay. Pero hindi pa man ako nagtatagal sa ilalim. Nangyari ang hindi ko inaasahan. Nawala ako eh. Nadala ka ng alam papunta doon sa palayo. Pataas mo ng pataas. Pag ganun, yung lungs mo nag-expand. Patuloy ang pag-expand niya. That's why you have to remain calm. Yung mga ganitong vibe sa mga ganitong klaseng sitwasyon na gusto mo dadala ka ng alon, kailangan you have to remain calm. May nakita kong red snapper na ganyang kalaki. Sinubukan namin habulin pero natin siya. Gumanan ako, di ba tinuro ko? Tapos may mga maliliit na hindi daw. Dalagang bukid. Yung dalagang bukid doon, siguro mga isang school. Abot siguro na mga
500 to 800 individual fish yung nandoon. Ang dami. Maganda, maganda. Pero hindi ito magiging hadlang para ipagpatuloy ko ang aming eksplorasyon ng mga shipwrecks. Kilala sa buong mundo ang mga shipwrecks ng Pilipinas. Patunayan, maraming eksperto ang pumunta sa bansa para mapag-aralan ang mga ito. Si Brian Human, isang Australian archaeologist at eksperto sa shipwrecks, ang nakadiskubre ng kauna-una ang shipwreck dito sa Pilipinas noong taong 1983, noong itinututos ng National Museum ang pagsisig sa mga lumubog na barko sa Mindoro. Siya rin ang nakadiskubre ng USS New York, ang pinakasikat na shipwreck sa Subic, Zambales, na una kong nasisid. Para kay Brian, malaki ang papel ng ginagampanan ng mga lumubog na barko sa muling pagbango ng Olongapo mula sa trahedyang dulot ng pagputok ng mga pinatubo. Pinagyaman ito ang ecotourism sa lugar dahil sa ganda at dami ng shipwrecks na pwedeng makita sa lugar. Okay, so, pupunta naman tayo sa next ship natin, yung landing ship tank. Gamit tayo ng mas mabilis na vessel para mas mabilis tayo makapunta roon. Taong 1944 nang lumubog ang barkong Landing Ship Tank o LST. Gamit ito ng US Navy noong araw para maglipat ng mga sasakyan ng militar. Kasama na ang mga tangke, truck, at mas maliliit na sasakyan pandagat. Yung LST kasi magandang i-dive kasi nakasink siya patayo. So maganda yung position niya pag ina-dive. So ma-identify mo lahat kung ano yung itsura ng wreck, tapos kung paano siya lumubog. Makita mo yung damage niya kung saan yung damage. Pero may ilang dayuhang gusto lang makita ang ganda ng shipwrecks ng Pilipinas. Nakasabay namin sa pagsisid ang ilang Amerikano. Maingat nilang pinasok ang landing ship tank. Para hindi mawala sa loob ng lumubog na barko at para makasiguradong ligtas silang makakalabas, kailangan nilang maglagay ng linya sa kanilang ginaanan. Sa loob, kitang-kita ang tila isang storage room na may mesa at hagdan, ilang tubo, lumang kama, cabinet at tokador. Mga patunay kung paano nabuhay ang mga tao bago ito lumubog. Paglaro pa sa puset. Tagal sa ilalim ng dagat, ito na ang aming nakita. Mga naglalakihang barakuda. Ang dami, siguro mga 100. Madam, marami. Baka barakuda. Malalaki, oh. May mga tila gwardiya sa bilring nagbabantay malapit sa barko. Namataan namin ang ilan dito. Ang blue spotted ray, stonefish at cuttlefish. Nakakaaliwman kung tignan, hindi biro ang taglay nilang laso. Ganda maganda tanday na to. Mas malinaw ang tubig ngayon, mas maganda yung visibility at ang daming isda sa vessel na ito sa ibabaw. Maganda yung pag-asap sa kanya ng dagat. Buhay na buhay.
Pero may isang shipwreck pa raw na hahamon sa aking kakayahan. Sa pagpasok ito, dahan-dahan lang. Para yung mata natin makapag-adjust sa dilim. So madilim. Pagpasok mo ang dilim, pag bigla mo pasok, madilim siya. Para ang pumasok sa kwarto na madilim. So dahan-dahan mag- Kailangan ng flashlight. Nag-migot ka ng mga flashlight para tungkol natin magtingin-tingin. Tungkol na siya may okay, yung sisisirin natin ngayon is a Spanish cargo vessel na pinalubog ng Second World War II. Tignan natin kung ano na yung mga pagbabagong pwedeng makita dito. Nakaiba ang naghahalong dilim at liwanag sa loob ng barko. Kitang-kita ang paglipas ng panahon sa bawat sulok ito. At ang nakamamangha pa dito, mayroong air pocket na naipon noong lumubog ang barko. May nakita kami itong air pocket. Kung gaano kadami yung mga islang maliliit, ganoon din kadami yung mga islang malalaki na nabubuhay doon sa sunken na ship na ito. Napakaganda. Noong 1898 nang lumubog ang barkong San Quentin, isang galleon ship o barkong pangkalakalan. Dahil gawa sa kahoy, halos wala nang natira sa galleon. Sa sobrang linaw ng tubig, para kang nasa loob ng malaking aquarium. May nabubuhay pa mga endangered na giant clams na mahigpit na ipinagbabawal na kunin sa ilalim ng dagat. Maaaring duma at tila hindi na mapapakinabangan ang mga barko ngayong nasa ilalim ng dagat. Pero nagsisilbi silang paalala ng ating nakaraan. Kaya naman pati mga dayuhan humaning rin sa subic shipwreck dive sites. Most people learn to dive, I think, to look at the reef and to see fish initially, don't they? And then you realize there are shipwrecks and things which are in diveable depths. And most of us, I think, are drawn to that. Hindi lang pinag-aaralan ng mga dayuhan ang mga shipwreck sa bansa. Mayroon din na dito ginagawa ang kanilang training. Sa katunayan, inabutan namin ang diving division ng National Museum of China na nagsasagawa ng pagsasanay dito mismo sa bansa. Layunin ito ang pag-usayin ang kakayahan ng mga Chinese archaeologists sa pagsisid ng mga lumubog na barko para lalo nilang mapag-aralan ang mga ito. The focus of their trip this time is training that they can take home to China first and access and survey some of the wrecks that they know they have there. Nakakatuwang isipin na marami pa rin ang umahanga sa mga ganitong barko, hindi lang dahil bahagi na sila ng kasaysayan, o kaya naman ay instrumento sa pag-aaral, kung hindi dahil napakikinabangan sila ng kalikasan. Kaya naman ang mga diver ng Subic, puspusan din ang pangangalaga sa mga shipwrecks dito. Dahil sa kalaunan, tao rin naman ang makikinabang. Ilarayan ng mga turista, maninisi, mga dalubhasa ang mga lugar na kagaya nito na may mga shipwrecks para suriin ang pag-aaralan ng mga ito. Pero kung tutusin, matagal nang lumipas ang kanilang kapakinabangan. Pero si kalikasan, nakahanap pa rin ng paraan. Ako si Doc Fred Sresho, going to be one.